Kilala ang China sa galing nitong manggaya ng mga kilalang brands at kaya mag-produce at mag-supply sa buong mundo ng pinaka-cheap at low-quality na produkto. Wa-effect sa kanila kahit na-copyright pa ng iba yan, kahit ano na lang na bagay ay kaya na nilang gayahin. Magmula sa fake na Louis Vuitton handbags at imitation na Rolls Royce na sasakyan. Ika nga, ang China ang bansa na walang pakialam sa copyright. Dahil sa kanila ay afford mo na makabili ng kilalang brands. Pati ang mundo ng motorcycle industry ay pinasok na rin nila. Di rin sila pahuhuli pagdating sa technology at husay sa panggagaya. Bibili lamang sila ng ilang piraso ng motor at i-reverse engineering lang nila ito para makagawa ng kanilang version at ibenta sa mas mababang halaga sa merkado. Kaya naman huwag na natin patagalin pa ang top 5 na mga nakakatawang Chinese copycat motorcycle. Number 5, Wenjian WJ300 o Ducati Street Fighter. Ang Wenjian Motorcycle Corporation ay nakabase sa Chongqing, China at nagsimula noong 1984. Noong 1993 ay nag-invest sa kanila ang Suzuki. Kaya naman halos nakopya na nila ang bawat teknolohiya nito. Ang product line ng Wenjian ay nag-range ng 50cc hanggang 300cc displacement. At sa tagal na nila sa industriya na 20 years ay gumawa sila ng sariling pangalan. Ang style nito ay hango sa kinopyahang Italian brand na Ducati Street Fighter. Halos gayang-gaya nito ang uri ng motor. Mapapagkamalan mo talaga ang motor na ito ay original dahil pati ang detalye ay kinopya rin nila. Ang specs nito ay merong single cylinder 4-stroke water-cooled displacement na may 292.4cc na may power torque na 24.5. Kaya nitong umabot ng 145 km/h ang top speed. Ang fuel tank capacity naman ay may 16 liters. At ang tire naman ng front niya ay may 110/70x17 at sa likod naman ay 150/70x17. Ang presyo nito ay estimated na 40,000 pesos lamang. Number 4, Jeju C8 300cc o KTM Duke 200. Ang Jeju C8 ay replika ng KTM Duke 200cc. Tignan nyo naman, gayang-gaya na halos kinopya ang lahat ng makikita nyo rito. Gawa ito ng Jeju Motor na nakabase sa Taizhou City sa Eastern, parte ng probinsya ng China. Nagsimula sila noong 1999. Meron lang naman silang 18 years na experience sa motorcycle manufacturing. Ang Jeju C8 ay merong 300cc displacement water-cooled, merong 12 liters na fuel tank, water-cooled single-cylinder 4-stroke roll valves. Ang front tire naman nito ay 110/70x17. Ang rear naman ay 150/70x17. Ang brake naman niya ay front dual na may 300mm, rear single 200mm disc brake. Digital na rin ang speedometer niya. Suspension naman niya ay front upside down, rear single gas absorber, transmission hanggang sa 6 gears, digital speedometer. Ang top speed naman niya ay umaabot ng 150 km/h. Ang price niya naman sa market ay nagkakalaga ng 49,000 pesos. Number 3, Moto S450RR BMW S1000RR. Ang Moto 450RR naman ay replika ng BMW S1000RR na mula sa German brand na gumagawa ng luxury vehicles at motorcycles. Isa na naman ito sa nakakalokang panggagaya ng mga Chino. Ito ay gawa ng Wuxi Xinhua Electric Vehicle na nakabase sa Jiangsu, China. Ang Moto S450RR ay merong 450cc displacement parallel twin motor. Fuel injected na rin siya. Ang display niya ay 2-inch high definition liquid crystal meter high resolution. Delicate color driving sa gabi at visible lalo siya sa gabi. Ang engine lang naman ito ay double cylinder 4-stroke. Ang pipe nito ay Scorpio exhaust na may stainless corrosion resistance at fully carbon fiber na rin siya. Ang braking setup nito ay dual disc sa front at ang rear naman nito ay single disc. Ang front tire naman nito ay mayroong 110/70x17 at ang rear ay 150/70x17. Ang headlight nito ay LED na rin at ito ay may dual channel o ABS na rin. Aluminum na rin ang kanyang mirror rod at high grade na rin ang anti-glare lens niya. Ang top speed lang naman nito ay kayang umabot. Ang halaga lang naman nito sa peso ay umaabot lang ng 139,000 pesos. Budget friendly nga talaga. Sa halagang 139 pesos ay meron ka ng Express Eagle na motor.
number 2, Jeju N19-400 o Kawasaki Z1000. Ang Jeju 400 ay replika ng isa sa Big 4 Japanese brand na Kawasaki. Kung mapapasin ninyo, halos kinopya na ng mga Chino, parang clone ita nga. Yung makalain na gawang China lamang ito. Siguro, kung gamit mo ito sa kalsada, ay tiyak na pagkakamalang kang naka-Z1000 ng marami. Nagsimula sila noong 1999 ang kumpanyang Jeju Motor na nakabase sa Taishu City, eastern part ng Zhejiang Province ng China. Ang motor na ito ay mayroong 400cc displacement, inline 4 double cylinder, 4-stroke water-cooled, at balance shock sa loob. Ang spark plug ay NJK D8PC carbureted EFI na rin ito na mayroong 17 liters front upside down absorber, rear single absorber, front dual na may 300mm rear na may single 240mm disc brake. Ang front bar naman ito ay 110/70x17 at ang rear ay 150/70x17. Digital na rin ang kanyang speedometer. Starter issue na rin siya. Ang top speed lang naman ito, mga paps, ay kayang umabot ng 160 km/h. Meron din itong 150cc na variants bukod sa 400cc. Ang presyo lang naman ito sa online market ay nagkakalaga ng 103,000 pesos. Sa halagang yan ay meron ka ng 400cc na motor. Express legal. Poging-pogi ka na rito, mga paps, habang dinadrive mo ito sa expressway. Number 1, Chinese Dodge Tomahawk versus Dodge Tomahawk ng Amerika. Pasok sa number 1 spot natin, ang isa sa pinakamabilis na motor sa buong mundo. Pinaniniwalaan ito ay mas mabilis pa sa Kawasaki H2R. Walang iba kundi ang Dodge Tomahawk ng mga kano na kayang umabot ng 420 mph o 680 km/h. Isa rin ito, mga paps, sa pinakamahal na motor na nagkakahalaga ng $550,000 o katumbas na 27 million pesos. Iinan lang sa buong mundo ang nagmamay-ari nito at konti lang ang naiproduce ng kumpanyang Dodge na unang ipinakilala noong 2003 sa North America International Auto Show. Siyam lamang sa buong mundo ang nagmamay-ari sa motor na ito. Ibahin mo ang mga Chino dahil gumawa rin sila ng replika nito. Tama ang narinig mo. Mini version nga lang sa online ay makakabili ka lamang nito sa halagang 110,000 pesos. Walang imposible pagdating sa husay ng mga Chino sa panggagaya. Salamat rin sa kanila dahil afford mo na makabili ng pinapangarap mong motor. Pinroduce ito ng Xinchen Litenshua Technology na nakabase sa Zhejiang, China. Ang motor na ito ay mayroong 150cc displacement. Meron rin itong GY6 automatic transmission, 4-stroke engine, single cylinder at air-cooled. Compare mo sa original na Dodge Tomahawk na 10-cylinder lang naman, fuel tank capacity ay 7 liters. Ang front at rear tire naman ito ay 12x3.5x10, maximum capacity na 100 kg. Ang frame naman niya ay seamless steel tube. Naka-disc brake na rin ito. Ang front at rear niya. Ang brake naman niya ay hydraulic disc cylinder. Meron rin itong apat na pwedeng pabili ang kulay. Meron itong red, yellow, black, at green. Ang shift mode naman niya ay CVT o Continuously Variable Transmission. Ibig sabihin ay wala itong clutch o gear changing na kailangan, o madaling term ay automatic transmission. Ang maximum horsepower nito ay umaabot ng 8,000 at ang torque naman niya ay 5,500. Ang top speed lang naman ito ay kayang umabot ng 100 km/h.